What's up? Kamusta po kayo lahat at welcome sa aking reaction video dito po sa Lavender Fields episode 38 na po tayo. Malaking shoutout po sa inyo lahat, no? Sa lahat po ng mga subscribers ko, lalo-lalo na po sa mga OFW na lagi po nakasubaybay sa ating reaction video. Huwag nyo kalimutan na mag-like sa aking video and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Simulan na po natin to. Excited na rin ako. Let's do this! Ito na ang pagtatagpo. Is this for real? Naalala mo kung ano meron sa lugar na to? Of course. Dito ka nag-propose. At nangako ng mga bagay na hindi mo naman pala kayang tuparin. Yun lang. Iris. Please, don't even try to be sentimental right now. Iris. Para sa'yo. Aray. You promised me forever. Nagtiwala ako sa'yo. I trusted you. Tapos gagamitin mo lang pala lahat ng yun laban sa akin. So I guess forever isn't that long, is Iris, it? Alam mong hindi totoo yan. Lahat ng nararamdaman ko para sa'yo, totoo. Tapos? Anong nangyari? Galit. Nagalit ako sa'yo. Nagalit ako kay Dad. Nagalit ako sa mundo. Sa sarili ko. Sa lahat ng ginagawa ko, kinusuklaman ko yung sarili ko. Iris, natakot ako. Natakot ako para sa buhay ko. Gusto ko umalis. With Jasmine Flores? Hindi! Ikaw! Alam mo yun! Nakalimutan mo na ba? Nagmamakaawa ako sa'yo, nakikiusap ako sa'yo, sumama ka sa akin, magbagong buhay tayong dalawa. Ikaw yung gusto kong kasama. At nung hindi ako pumayag sa gusto mo, naghanap ka ng kapalit? Yun lang. Did you love her? Did you love her? Iris. Sisisi ako sa mga kasalanan ko. Nagsisisi ako sa mga nagawa kong mali. Lahat ng desisyon ko. Hindi ko yun. Dapat ginawa sa'yo dahil binigay mo sa akin yung tiwala mo, yung pagmamahal mo. Iris, nagsisisi ako. Pinagsisisihan ko lahat. Kaso lang nakasira ka ng buhay, nako. Nanahim ko si Jasmine eh. Nadami sa kalokohan mo, Tyrone. Hinihiling ko na patawarin mo. Hindi ako pinatulog ng konsensya ko at lahat ng hirap pinagdaanan ko. Kaya
hiniling kong mamatay na lang kaysa magtago, kaysa lumayo. Karma yan. Patawarin mo ka. Ako, ayun na. Inuwan na yung senyoritang baril. Iris? Iris? Sana nga namatay ka na! Bakit ba hindi ka pa namatay? Alam mo, hindi ako yung... Yes, of course I knew! Of course I knew it was Freddy! Bakit hindi mo sinabi yung totoo? Bakit mo ginawa yun? Ba't ka nagsinungaling? You have no idea how much I hated you! I hate you! You have no idea how much Dad and I wanted you dead! Alam niya bang nandito? Nope. Ano yung sinabi? Pinoprotektahan ka pa rin ni Iris. Iris, bakit mo akong pinoprotektahan? Yes. Protektahan? Ikaw? Don't flatter yourself. Hindi ko gagawin yun para sa'yo. You betrayed me. You betrayed me. Tapos ninakawan mo yung pamilya ko para ibigay sa kabit mo. Pinumingi ako ng pagkakataon sa inyo noon. Lahat. Ilang peso kong gusto sabihin sa inyo. Pakinggan nyo lang ako. Gusto ko magbagong buhay. Ayaw nyo ang pakinggan. Kaya bakit ka namin papakinggan? Of course, Dad wanted you and Freddy dead. Sayang nga lang, si Freddy lang ang napatay. Grabe siya. Namatay. Gusto mo talaga ako mamatay? No! I wanted you alive. So I could kill you myself. Weh. Mahal mo pa eh. Tulak ng bibig gabig ng dibdib. Dito ako, ang tawad sa'yo. Kung puro galit ka na lang, tapusin mo na. Tapusin mo na. Kung wala na, tapusin mo na. Nalayo ko na rin. Hindi ko na kaya. Abingi yun ah. Hindi niya kaya. Mahal pa rin niya si Tyrone. Marupok si Iris. Kasi kung sasabihin niya kay Vito, wala na to si Tyrone, mete na to. Mahal talaga niya si Tyrone. Sobrang ganda ng istorya talaga, grabe. Uy! Sus!
Lucky Love. Kayo na lang kasi. Huwag yun ang itindihin si Tyrone. Hindi mo deserve si Tyrone, ano, Jasmine. Sira ulo yan si Tyrone. We bought this together, remember? Pero hindi na sa'yo nakapangalan to. Patay ka na, di ba? Talaga yung gusto mo eh. For our kids to play. But, it's too late for that. Good evening, ma'am, sir. Good evening po, ma'am, sir. Iwan nyo na kami. Hindi pa naman huli lahat eh. Lakas ko na, ganun. Ayoko na umasa. Mag-asa na lang matitira sa akin, Iris. What about Jasmine? Oo nga. Kung nabalitaan mo na declared dead ka, siguro nabalitaan mo rin na wanted ang kabit mo? At na may 15 million peso reward para sa kanya? You know, we came face to face. Twice. Kasi yata akong patayin nun eh. Siya pumunta sa'yo? Paano? Well, she hates me. But not as much as I hate her. Bakit siya nagkanda nun? Ano pa bang nabalitaan mo tungkol sa kanya? Ano eh? Aris, wala na ako ibang alam. May gusto ka sabihin sa akin? She's pregnant. Nagpunta po siya dito, sabi po niya sa amin, kailangan daw po niya ng tulong. Tulong saan? Hinahanap po niya yung anak niyang nawawala. Hindi niya sabihin kay Tyrone niya. Well, it looks like she has accomplices. She's not working alone. She wants to bring me, Dad, and this whole operation down. Created a monster, Tyrone. Pag nalaman ni Tyrone na may anak siya doon kay Jasmine ako, yari na. Alam niyo, mag-iigas ito. Pinatay niya yung nanay niya, tapos yung anak niya, kinuha niya. Kawawa nga si Jasmine eh, kututuusin eh. Gulat yarn. Saan ka galing? Kay Chip. Bagong chuba-chucho niya. O, nag-aalala lang ako ha. Tawag kasi ako ng tawag sa'yo. Eh, hindi mo naman ako sinasagot. Eh, sinamahan ko po kasi si Agent Fernandez dun sa puntod ng mag-ina niya. Tapos, sorry, ma'am. Nakainom po. Natutuwa nga ako eh. At least lumalabas ka ngayon. Nag-enjoy ka. Tama. Pero alam mo, ma'am, minalaman.
Iisa lang naman tayo ng gusto eh. Ako gusto kong makuha yung anak ko. Kayo ma'am, di ba gusto niyo mahanap si Marigold? Siya naman, gusto niya hustisya para sa mag-ina niya. Ano yung pumasabihin? Magkaklase po kasi yung asawa ni Agent Fernandez at si Tyrone. At naniniwala siya na may ugnayan yung dalawa. Ugnayan? Ano yung parang reversal? Pero naniniwala ho siya na yung ugnayan na yun ni Tyrone at ng asawa niya ang naging dahilan para mamatay ang mag-ina niya. Kasambat sila. Ako, makapapalaban yata si China Boy. Ako, eto lang na. Sabi na eh, may sabong eh. Mga bata, tulog muna. Sa kulungan yan, pagkinita na ka eh. Pinagbayaran mo ng mga kasalanan mo. Sa'yo? Hindi pa. Kaya dahil hindi pa rin. Kahit anong gagawin ko, mapatahan mo lang ako. Kahit anong. Ayan na nga. Sabi na eh. Sabi Kiyarn. Tagal nilang hindi nag-ano eh. Nagkita eh, di ba? Matinding sagupaan to. Hindi pwede malaman ni Bito yan. Yari na. Nagnalaman ni Bito yan. I can help. Do you want to know if family in Philippines okay? I can ask brother to find out. Okay. Alam niya. Sinungaling din pala siya kaya no Iris, no? Sabi niya wala siyang alam. Tara.
Grabe yung story nito. DNA results ng sample na binigay niyo sa akin. Si Camila, siya ang anak ko. Hindi alam ni Tyrone na may anak sila na Jasmine. No! He said hindi niya minahal si Jasmine. She just used him. And now he is using you. Baka kapag nalaman niya na buhay ka, nakasama na ulit kita, siya na mismo lumapit. May pakakayaan sa katangala. Grabe! Napakaganda po ng series na to, no? Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel. At yun na nga, no? Pag nalaman ni Tyrone na meron silang anak ni Jasmine, naku, lalong magbabago po ang isip niyan. Ni Tyrone malamang hahanapin niya itong si Jasmine. See you all sa susunod na episode bukas sa episode 39 ng Lavender Fields. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye!